Sinimula ng ipatupad ang moratorium na nagbabawal sa pagpuputol ng mga coconut trees sa buong bansa maliban sa Basilan at Isabela. Para ipaliwanag ang nasabing moratorium at sagutin ang katanungan ng ating ilang netizens, kinapanayam ng PIA si PCA Administrator Billy Andal. Dahil sa nangyaring bagyo, may mga puno na bumagsak na or nakasandal pa ngayon sa mga bakod at nakahilig sa mga bahay na nagbibigay ng peligro sa ating mga kababayan. Yung mga ganyang circumstances will allow the family or the individuals na pumunta sa opisina ng PCA at humingi ng permiso para magkaroon ng authority sila o permit para makapagputol. We would like to assure our people na bibigyan natin ng permit yung mga ganyang circumstance. Yung gustong mag-apply, pupunta lang sa PCA office na pinakamalapit. Pagpunta doon, sasamahan siya ng ating coconut development officer para makita yung actual na i-assess yun kung talagang valido ang, siyempre, ang claim. Dahil alam naman natin, isang dahilan niya ng moratorium ay ang mga kung ano-anong dahilan na pag tinignan mo ay makatao naman. Pero as it was happening before the moratorium, nagagamit yung mga ganyang permit para magkaroon ng walang habas na pamumutol lang yon. Ang tatlong buwan sa tingin namin ay sapat na para makapag-formulate kami, makapag-draft kami ng malinaw na monitoring and control system. Kung tawagin natin yan ay MAC system, para hindi na mangyari ang mga bagay na hindi natin gusto na mangyari despite na mayroong tayong tinatawag na Coconut Preservation Act or Republic Act 8048. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming social media accounts o mag-log on sa aming website www.pia.gov.ph.